guys. And game number 3, ang matatalo dito between Evil Geniuses and NIP, babagsak sa lower bracket. And naku, grabe yung NIP pinakita nga kanina. Na one-sided match tayo. So, tingnan mo yung drafting ngayon, Alec. They have the Terror Blade, pero ang sagot ng EG dito is the Morphling. Mm. Pero ang NIP, may Weaver sila. Na lagi nga natin nakikita na ginagawang position for Weaver. Pero pwede pa rin siyang i-offlane dito. Uh-oh. Pero yung position Weaver na rekta aga Nims, di ba? So, kumbaga, kahit i-focus nyo yan si Terror Blade, meron siyang Thunder at meron pang time-lapse. Maganda yun. Lubos iisipin. For EG kasi, hindi natin alam kung magiging sumail tayo nito. Depende na lang siguro sa pick. Pero versatile yung EG. Pwede silang mag-crit tiny. Pwede rin position 3 na si S4. Si S4. Tingin ko hindi yan kay sumail. Kasi masyado maaga yung pick na tiny para kay Sumail. Pero tingnan natin. Kasi for NIP, kung depende, mag-adapt yan sila. Depende kung anong mas okay para kay Sumail. Pero si Sumail, pero sana wag na siya mag-jump ulit. Tapos, tapos naka-ano, naka-stay sa lane na nagpa-farm. Si Sumail kasi nung TI8, siya yung pinakamalakad mag-tiny sa mid. Pinapasok na kanya niya sa second tier tower yung hanggang sa third tier tower. Ganun siya mag-tiny kapag nakapag-dominate siya ng lane. At, nako, naiba nila yung Huskar. Kasi, eto si PPT, Huskar picker din to na captain eh. At, yan na nga. Oo nga, no, open ba yung Storm nung last na game? Open siya. At isa din, first email, pwede siya mag-Storm, pwede siya mag-Ember ulit. Oo, sana mag-Storm na to. Kasi yung Storm niya, for this month, parang 7 matches, tas 100% win rate. Oo. Diba? Storm niya lakas, na yan. Lakas pala, no? Storm mo na! EG Storm fan na. Alert. Storm Mirana nga, diba? Lagi rin pinipick ng EG, pero ngayon, hindi eh. Oo. Malakas din si Sumail mag-Mirana, mga ganun. Pero NIP, grabe sila, oh. They're taking their time para lang sa last ban, yung sa second phase. At nakuha na nga pala dito yung ano, si for PPD, 'di ba binan nila yung Huskar? Kasi 'di ba nawala sa meta yung Huskar. But then before PPD joining the Optic or nabuo niya yung Optic Gaming na team, binalik na yung Huskar. Tapos ngayon na-adapt na rin natin ng TNC yung mga Huskar, bumabalik din sa meta. Kaya sabi dito ni Po lang, NIP yan. Predict ni Kuya Nick. Ha? Oh, NIP nga sabi ni Kuya Nick dito. Uy, naku, Earthshaker. Para pang ano sa Terrorblade, para pang protekta. Para hindi na rin makuha ng ano ng EG. Oo. Pero si Ortiz, malupit talaga 'to mag-morphling eh. So yung pinakamalupit pang morphling ngayon. Grabe kumopya eh. Hindi ko pa kasi nakikita si Miracle mag-morphling sa tournament, major tournament kasi wala pang liquid ngayon eh. Pero Ortiz so good with his morphling, guys. I tell you guys, dapat nating tingnan kung anong gagawin ng morphling dito. And ayan na nga yung EG ng kanilang second phase, mga support ba to or core hero again. Malakas talaga si Sumail sa mid. Pumapangit lang galaw niya dati nung ginawa niya yata ang offlane or post-por yata yun. Sabi din ng isa. Ang si Mind Control stand-in siya para kay 33. Oo, nag-PM na yun. Sabihin mo na lang, busy lang yun si Kike. Antayin mo na lang yung reply. At hello nga pala, magandang hapon sa ating viewers ngayon. 3 PM na ng hapon na. Ayan, 13,000 viewers, guys. And maganda din yung susunod na laban nito. Sa mga naka-tune in ngayon, Fnatic and Virtus Pro ang susunod na laban. Ayun ako, EG. Rubik to ni Crit. Isa din sa mga Rubik users ng mga American region. Sabi din ni Zef 1968, pa-shoutout Boss Sean and Alec watching from UAE. Gumising para makanood ng live, you know. Yun, shoutout sa mga nanonood ng live and pati na rin sa mga pati na rin sa team YouTube natin. Shoutout yung mga team YouTube. Comment lang ho kayo diyan para ma-feature namin yung mga comments nyo. At pa-shoutout po, Colegio San Agustin Bacolod.
from Toto HBV. Ayan, maganda nga. Mayong hapon sa inyong dira, tanan. Mga nagatanaw dira na taga Bacolod. Mm-hmm. Habang nasa office lang daw, si Smile lang. Sana hindi ka mahuli dyan ng bossing mo. Palabas from Binyan, Mr. Bleepy. Ayan, hello. From M&M03. Uy, Ogre Magi. Ni NIP or Checker and Ogre Magi, dalawang so Ogre kasi minsan natin nakakita ng, 'di ba yung last meta, dapat yung mga support mo may isang range, may isang melee. Oh, ngayon hindi na eh. Basta ngayon, hindi na 'yun nag-work eh. Basta useful na useful eh. Oh, hindi na nila, hindi na sobrang ano yun na dapat isang range or ibawal parehong melee. Kaso ngayon kasi 2-1-2 na eh. Oo, 2-1-2 na ngayon. So, Ogre Magi, pwede siya mag-capitalize sa isang lane na makaharas lang siya since makunat siya very early. Oo, at saka pwede pa naman nilang gawin tong Earthshaker na offlane and yung Weaver na position 4. So, maganda yung draft dito ng NIP. Pwede pa nilang ipalit-palit yung laning. Paiba-iba. And mukhang ano to, pwede nga maging tiny mid or tiny position 4. Oo. Depende na lang sa last pick dito ng EG. Oo. Kaso, ang NIP last kulang. Last pick dito yung NIP eh. Kulang sila ng mid laner eh. Ang iba ba, ganun din for EG. Mid ba to na tiny or support? Ganun. Depende na lang sa iba ba ng NIP. Kung anong iba ba. 5 second na lang ha, para sa ban nila ngayon. Pero kasi itong EG, kailangan na nila mag-decide kung imi-mid ba nila yung tiny or hindi. Kasi mauna sila mag-pick kesa sa NIP. Hindi na sila pwede mag-counter or mag-adjust kung depende sa mid lane. Dapat meron na silang ano, maisip kung anong gagawin nila. So, ban nila dito Phoenix and they are expecting na si Sumail talaga magta-tiny dito. And ito for EG, magbaban sila ng isang mid laner dito. Na pwede sila mag-adjust later on. Alchemist. Ah, hindi. Hindi nag-workout yung Alchemist Terrorblade kanina eh. Dragonite. Mahirap kasi i-predict yung heroes ni Fata kasi ano siya, diba? Yung offlane siya eh. Oh, offlane talaga siya dito sa NIP. Templar Assassin? Broodmother. Broodmother yung last nila naman. And eto na nga. The moment of truth. And nabig na yung Mirana. Mirana to na mid ni Sumail. Pinakita na nga dito yung pusa. Oh, sakto lang din since ang Mirana hindi naman siya basta-basta naka-counter and hindi nga nila alam kung ano yung ano eh. Hindi nila pwedeng kasi yun ang ibinan nila yung Phoenix eh. Akala nila na tiny mid talaga to eh. So nakapag-adjust pa dito yung EG. So, for NIP, ano yung itatapat nila sa Mirana? Marami pa namang open heroes. Tinker. Ay, ayun, TA. At eto na nga mga sir, ha. Game number 3 po. EG versus NIP ang mananalo. Mag-proceed sa upper bracket. And then, sa next game po, huwag niyong kalimutan. Fnatic versus Virtus Pro. Malupit, malupit, malupit pa rin yung mga susunod na matches. Mm-hmm. Shout out kay Raf, watching from work, nood matatag. Ayun, baka mahuli kayo dyan mga boss nyo ha. EG, 10,000 po, sabi dito ni Mr. Bones. Wala ba tayo dyan? Watching from Bulacan, sabi ni Arvin B. Yeah, daming nagpapa-shoutout. Hey, Mil. Hello po sa inyo dyan. Watching from UAE, yung isang user dyan na hindi pa nakapag-change ng name. Anong oras po laban ng TNC? Tomorrow po maglalaban ng TNC. Alas 10 ng umaga. Oo. Alliance ang kalaban nila. And best of 3 yun. No. So, as early as possible, ha, sa mga ngayon na nanonood ngayon ng hapon, ayan, TNC agad. First thing in the morning. Ay, nako. Ganda ng ano ni Sumail, oh. Nung kanyang Mirana, oh. Oh, ano? Anong mount yan? Hindi ko alam eh. Sa Shopee. Sa Shopee, mabibili yung mount na yan. Hindi. 15 days ka sa Shopee? Sa akin, next month pa darating. Ha? Yung order niya. Ha? Anong in-order mo pala, Mickey? Yung phone ko. Yung phone mo? Bigay mo sa akin yung phone mo.
Bumili nga akong case, bibigay ko sa'yo yung phone. Ay, case pala, akala ko phone naman. Hindi ko kasi napansin na sa China siya. So, 8 to 15 days daw dating. Tapos parang chinik ko, sabi, December po. Nakakaloka. Sa Shopee. Ito na, game number 3. Watching from Bulilan, Bulihan, Cavite. Ayan, shoutout sa inyo sa mga Cavite dyan. Taga dyan ako. Taga dyan kami. Kike, nag-PM ako sa'yo. Kike, nag-PM ako. Anong FB? Anong name mo? Maganda ba sa Cavite? Para sa akin, kung gusto nyo matahimik na buhay, yung gusto nyo ng gusto nyo ng walang gulo, doon na kayo sa Cavite. Kasi marami doon mga tawag doon. Ano bang tawag doon? Yung Lancaster? Anong tawag sa mga ganun? Hindi ko alam eh. Ano ba yun? Ang tawag sa Lancaster? Subdivision. Subdivision. Marami mga subdivision sa Cavite na yung parang gusto nyo ng tumahimik. Hindi naman tumahimik. I mean, yung mga rest in peace. Oo, yung mga... Rest in peace. Rest in peace. Iba naman yun. Ibig sabihin yung hindi na masyadong magulo. Tahimik. Oo, tahimik doon. Kasi sa bootcamp namin, sobrang tahimik ng lugar namin. Wala kaming pinaproblema. Yung kakainin lang namin. So, eto na nga for EG guys. Sumail as Demerana, Artizi, Morphling, Fly, Tiny, S4, Underlord, and Secret nga pala sa Rubik. At sa side naman ng NIP, PPD, sa Ogre Magi, Ace, Terrorblade, Saxa Weaver, Mind Control, Earthshaker, at si Fata naman sa Templar Assassin. Ayan na po mga sir. Game number 3 to. Game number 3. At kapit-kapit lang sa mga tumaya dyan sa NIP, meron pa chance. For EG guys, ayan, good luck din sa mga tumaya dyan for EG. Eto na nga for laning for EG is the normal laning. That will be Mirana on the mid, Morphling na nasa baba, and Underlord as the offlane. Ayan, magkaiba lang yung mga support. Yan yung Rubik, susuportahan yung Underlord sa top lane. And then, that is Tiny sa bottom lane, proprotektahan yung si Artizi as the Morphling. So, for NIP, iiwas so dito yung NIP sa laning ng Underlord. Terrorblade for Ace with a PPD. Oo, kasi unsight talaga nun pag Underlord katapat ng Terrorblade. Na kagaya nga siya ng ginawa ng nung game 1. Diba? Iniwas din nila sa Underlord yung Terrorblade ni Ace. So dito sa mid lane naman, natuto na yung NIP na binigyan na nila si Fata ng hero na kayang lumain kay Sumail. Kasi kanina sobrang greedy ng hero. Yung alchemist siya, no? At saka itong ano naman, hindi ko makita yung Kurt Kamata. Itong Templar Assassin, hindi naman siya basta-basta mapatay ni Sumail dito. Oh. And kung tutusin, lamang nga siya sa last hits. Dapat. Shoutout nga pala sa NCGC Davao. Ayan, yung mga, ano ko dyan, mga tropa ko dyan sa NCGC Davao. Kaila Ma'am Thea, kaila Boss Aldo, kaila Eman, Gay, Lieros. Ayan. And then sila Cluster, sila Robin. Ayan, mga kapo ko yung nakasal. Dyan ako nagaling. Nag-shoutcast din ako dyan. Yun, no? Nanonood nga pala sila ngayon. And, eto ha, for, maganda din to for Ace eh. Kasi sa bottom lane, when he goes for the metamorphosis, kaya niyang harasin si Artizi. And then, isa pa, si PPD, makuna to yung Ogre Magi. Well, on the mid lane, alam ang si Sumail kasi he has the range advantage. But then, yung NIP, they need to secure yung Templar Assassin, yung kanyang farm, or yung stacks, para makapag-snowball siya agad. While on the top lane, it is a normal lane, anyway, for EG. Underlord, at saka yung Rubik. Ang hirap ng kalagayan doon ng Weaver at saka nung Earthshaker. Let's go. Pero Weaver doon, by the time na yung Weaver na magkakaroon siya ng level, pwede niyang pasukin yun. Uy, si PPD mukhang nasa delikado dito sa bottom lane. Nasa na ba, sir? Level 1 pa lang si PPD. Sa focus part na ako. Sige. Sino ang kasama? Ay, si ano pala? Tara na. O, para makabalik. Bye-bye, guys. Babalik kami later. Kapasukat na kami ng kabao. Mamaya, may Jay, focus fire. Man, Jay, focus fire. Akin yun, akin yun. Mamaya, not Jay, focus fire. Akin yun. Kuwa-kuwa. At ayan na nga, guys. Ha? Sa focus fire ako magkakas. Galing mang gaya ni Makiyen, no? Ano po yun? Sa Facebook po yun live. Uy, naku, si Fata dito. Binabawasan na ni Sumail. He doesn't have the money yet. But then on the top lane, ito si Mic Control, guys. Yun lang, patuloy lang ng farm. Wala lang sa message request. Weaver support. Weaver support. Yan ko lang napansin, sorry. Kasi na-visit tayo kanina sa Chika Chika. Ayan, so kung titingnan natin dito sa mid lane, lamang si Fata since marami siyang denies. Pero grabe yung mangharas to si Sumail eh. Natanggal niya agad yung refact ni Fata.
At eto na nga guys ah, sa mid lane, about na naman yung ano. About sa CS si Sumail. Ay, naku, si Sumail nakapag salve pa. And lamang siya ng CS, pero si RTZ, ha, maganda din yung si RTZ. Oo. Mga kanyang last hit. 19 and 4 compared sa 13 and 1 ni Ace. Ito lang for NIP. Pag yung Weaver, yun yung ano nila, yun yung kanilang X-Factor. Tapos Firestorm! Pero may refraction si Sumail, hindi na makakalip ba? Yun, merong lang leap. Sakto, nagka-refract. Ay, wala siyang mana kanina, di ba? Oo. Grabe naman ang micro yun. Nagulat. Tumalon yung pusa eh. Tumalon yung pusa, guys. And eto, as I've said earlier, the X-Factor for NIP is for Weaver to get that Aghanim Scepter. Doon natin makikita. Kasi, the classic Aghanim Weaver na last natin natong hayan, yung kay Kuku. Pero si Mind Control, ayun, naku, 2 hits na lang for Mind Control. Aabutan man ni S4. Pero naku, si S4 pa yung first blood with Tsukushi for Saksa. Yan pa yung swarm. They could go for more. 5 seconds for the Tsukushi double Grabe kill. Grabe si Saksa. Saksa guys, with the place. And, kumuha na rin kasi siya nung third skill. Usually kasi yung mga nakikita kong support na Weaver, hindi sila kumukuha nung third, yung Germinate attack. Minamax sila Tsukushi, tapos naglalagay din ng swarm. Yan nga, ganda ng pinapakita. Naku, si Saksa pa naka first blood. Siya pa yung naka double kill. Double kill pa. So, Aghanim's. Mukhang mahapaaga yung Aghanim's niya. Papaaga no? To kung consistent siya. At pwede rin siyang mag-vessel muna. Uy, si Ace. Uy, naku, si Ace dito. Konti na lang. RTZ aiming for that one na shotgun sa mukha. Ito yung gante ng EG ngayon sa bottom lane. At yung NIP po, hindi siya bagong team. Ninjas in Pajamas yan eh. Existing ho yan na corporation from esports. Ngayon lang sila bumabalik sa scene eh. Kasi pero kumbaga ngayon lang itong lineup nila, ngayon lang nabuo. Ngayon lang siya talaga napansin eh. Napasok sa major eh. At ayun na nga guys, ang sa mid lane, si Sumail double Wraith ban. At bobota siya ngayon. Nanonood nga pala si Kuya Nick. Hello po Kuya Nick. Hindi po ako marunong magbisaya. Hindi ko kabalo magbisaya, bay. Eh ano yung salita nyo? English. Sige. We are talking about English. Oh, sige. Okay. On the top lane, here goes Earthshaker. At ayun, mayroong nagtatanong kasi dito. Eh, maayong udto sa inyo, Hadra. Maayong udto. Bakit po andyan yung isa? Si Kuya Nick nanonood, guys. And batiin niya na si Kuya Nick. And bahit po andyan si Mind Control, stand-in lang siya para kay 33. Kasi stand-in. May visa issue. Nako, si Saxka magpapakita dito sa bottom lane with the swarm. That is a toss, si Fly, guys. But then si Fly, mamamatay. Killing spin na nga tong si Saxka. Nanood din si Kuya Nick. Kasi siya nag-predict ng NIP. I smell Ayaw something, nga, ha? No. Kuya Nick, wala ba tayo dyan? Kuya Nick! Siya lang yung nag-iisang nag-predict na NIP mananalo. Kuya Nick! Magandang hapon! Magandang hapon na Sir Boss Oma. Ayan, nag-ising na nga pala si Eric. Shoutout nga pala kay Eric ngayon, yung isang technical director namin. And Terrorblade guys, bottom lane. Ayan yung farming for RTZ. Consistent pa rin yung morphling. Paano mag-level sa cellphone o magla-level? Yep. Ang thank you. Cute talaga kami. cute kami, guys. Uy, top. So, in-echo slam. And shot totem. Wow, na sa pack. Pinahitaan ni Mind Control. Naku, NIP is doing it. Pero si RTZ dito na swarm, na stun, and they're going for Ace. Sumail joining the fight. Tinamaan pa siya ng wave. And si Ace mamamatay. They could go for more for PPD. Sumail, arrow. Meron pa siyang arrow na pwede imitaw. Nice. Namatay doon ba? Yung toss. Nabigyan. Naglag lang. Ayun. Uy, hindi niya napana. Guys. Pero walang pupuntan si PPD dito. Wala siyang mana. Pero si S4, pinapasok na nga ho dito ni Fata. Mapipitas na naman yung si Underlord na kakapatay lang sa top lane. Ayan si Sumail finally chased down sa Ogre Magi. Mabibigyan nila. Kasa Hari! Yun no, si Kasa Hari. Gandang hapon. Gandang-gandang hapon sa'yo, Boss Kasa Hari.
Ay, kasasari nga pala. Kasasari. So, etong dito si Fata, nabibigyan siya ng space kasi nag-rotate tong si Sumail na okay din naman for Sumail kasi yung game 2 natin, hindi siya nag-rotate eh. No? Talagang nag-stay lane lang siya. Pero ito kasi yung ano, etong laning sa, etong matchup sa mid lane na Mirana tsaka Templar Assassin, kailangan niya, kailangan talaga ni Sumail na mag-rotate. Kasi, hindi niya na kayang farman tong TA eh. Oo. Tsaka mag-stack lang din. So, ang magandang gawin, tulungan niya na yung ibang lanes. Tulungan ni Sumail yung ibang lane. Nako, okay. Ang tapa nga pero na TA dito. At saka, hindi na rin siya kayang i-double stars to. May refraction lang talaga. Tsaka level 9 na si ano eh. Si wow. Pata. Ngayon, siya na yung lalamang sa level ha. Pero dito sa bottom lane, magkakaroon ng clash fly, toss back dito kay RTZ, PPD. Medyo makunat si PPD eh. Sasa. Gusto makapagbawas. Lamang yung Templar ha. Templar level 9, Sumail level 7. Level 7 lang. Ang ganti ni Fata. Oo, at saka kasi yung TA talaga, kung sa last hits man la, kung last hits lang naman, lamang talaga siya dyan eh. Kaya hindi mo pwedeng farman tong TA sa lane. Hindi pa ho ma-eliminate yung matatalo dito, okay? Oo, kasi upper bracket to, guys. Ang matatalo dito, mapupunta sa lower bracket. Ayan na, yung surprise mother-father strategy. And a TA mapipitas pa, hindi nakapag-refraction pa, pero he will die anyway. Yun. So, magandang rotation para kay ano, para sa EG. Yun yung sagot nila kasi yung TA lumalamang na talaga eh. And a good smoke for EG. While on the top lane, this is S4 versus Mind Control. And checking out Mind Control, iba siya na Archaker. Iba siya na Archaker, hindi siya mag-aganims. Rekta dagger, rekta Echo Slama Jama na blink in. Yung kanyang gusto. Saksa, item check tayo sa Weaver guys. Meron na bang earn? At he is going for the Urn of Shadows. He has the magic wand. Patuloy lang yung Terrorblade. Nagpa-farm-farm lang sa bottom lane. Ganda ng net worth ni Mind Control, ha? Sa mga nagtatanong, guys, walang laro yung TNC ngayon. Yung laro nila bukas ng 10 a.m. kalaban ang Alliance. Sino yan? Si Sir Mike? Si Sir Mike ka pala yung caster sa Focus Fire, guys. You tapos know? Ako susunod doon. Nagkakaano na si Sir Uy, grabe naman si PPD. Ay, naku po, pinapasok. Pero may leap. Meron pang, wala silang detection. Mamon na shadow, oo. Pero nasa, ano na, yung tower nila, nasa point na pwedeng i-take down ng NIP ngayon. Pero pinapakitaan ni Fata si Sumail dito, no? Oo, yan na nga. Si Saksa, gugulatin si Sumail. Leap out for Mirana para makaligtas. Pero makukuha na nga ng NFP yung tower on the mid. First objective, Mind Control. Kulang na lang ng 200 para sa kanyang Blink Dagger. Teleport! Hindi siya makaka-teleport dito kasi may avalanche pa. Uy, naku, nakasurvive pa! What? Ayun, namatay. Buti na lang, may burning effect burn pa yung ano. Yung ano. Sa Firestorm. So, medyo madedelay yung dagger dun ni Mind Control. Pero tingnan mo, siya pinakamayaman sa buong game. Oo nga. Amiel Casero, hindi po magkakaroon ng DPC points si Mind Control. Ayan nga pala, shoutout natin from YouTube. Guys, keep your comments coming. Ayan, kung gusto nyo mga feature kagaya ng ganito. Yeah. Ayun no, sabi dito ni Raging Potato ML. Pa-shoutout po, ganda ni Ate Alec, Lodi Kuya Shan, best caster, team YouTuber lang po kami. Ayun. So, sa mga nanonood sa YouTube, yung mga hindi makakapanood ng live, kung gusto nyo yung ma-shoutout, comment lang kayo. Maraming salamat sa inyo guys. Ngayon ang score natin na very close five, yung laban. 5-5. 1,000 na kalabangan dito ng NIP. Pinapakaba pa yung mga nag-bet sa first 10 kills. Oo, ako. Ito yung si Earthshaker. First 10 kills ang sagot ni Mind Control dito, guys. I'm telling you guys. And sabi dito ni Dylan, lahat ba ng dating player ng Optic Gaming dati yung player ng NIP now? Hindi po. Ang Optic lang dati si PPD at saka si 33, no? Tapos si Ace from Secret siya. Sino ba bang ibang si ano? Sasa. Si Saksa. From DC ba yan? Or? Iba, hindi. Iba yung ano niya eh. Blink pull ata. Pero walang masyadong achievement. So, saglit lang ata siya doon. And ayun na nga, nasagot na kayo ni Miss Alec dito. Uy, banning card. Para sa Underlord.
And gugulatin nila si Ace. Eto na nga yung rotation with the Apatos. Na-burst. Grabe yung, grabe din yung pang-burst nito. And magandang ano rotation from Crit and Fly. Naka, ano na sila eh. Nakaikot na sila ng mapa eh, di ba? Ilang beses na yung mga smoke nila ha, na ano sila na maganda yung kanilang napitas mga Kuriro. Oh, at least yung Terror Blade na papatay, napatay nila and na pressure nila. Pero etong si TA, kailangan pa nilang i-shutdown to. Kasi kagaya kanina napatay nila sa mid lane, pero may stack siya sa Ancients. Eh. Earthshaker, Mind Control, Blink Dagger Reveal, he has the smoke ngayon. At gusto nila makipag-clash, ha? Echo Slam, kinikim-kim niya pa. This will be the second Echo Slam na mangyayari. Kasi first Echo Slam was to take down the Underlord kanina early game. At kita, uy, kita si Sumail, magugulat Sumail na nga dito sa Fissure at saka Enchant Totem. Star from PPT, Sumail will fall. Ito yung gante ng NIP. Si Crit nakakuha ng Tsukushi. Yan, habol-habulan. Maliwanag ang buwan kasi gabi ho tayo ngayon sa Dota na laban nila. NIP na sa top lane. And then si Fly, makikita ba ni Mind Control? Wala silang mana. Walang mana dito yung Earthshaker. Kinakailangan niya ng mana. Shoutout po kay Kenka na magbe-birthday sa 17. Shoutout din natin, tawa ng tawa. Tawa ng tawa kay Sir Mike na nagkakasakabila. Pabati from Uzbekistan. Kain stiko lang habang nanonood, sabi ni Bombelias. Saan ba yun, Uzbekistan? Saan nga yan na Bombelias? Hindi ko rin alam eh. Tingin ko sa Middle East. Kasi mukhang ano eh. Ah, oo. Ay, nag-rap god daw si Sir Mike. Oo, nag-rap god. Oo, oh, okay lang yan guys, Malolga. Pero dahil naka-open pa rin yung tamago niyo. Oo, dapat multi-window guys ha. Multi-window ha. Deal tayo ha. Hindi yun namamansin si Sir Mike. Hindi, biro lang. Manood kayo sa Focus para nga para sa Facebook kung gusto niya na makita din si Sir Mike sa kanyang kakulitan kasi nagkakasya doon. And then eto din na sa mga betlers dito kapit-kapit lang 6-6 sa scoreboard. Ito pa si Mind Control papasok pa dito. Ayun na naman yung pangalawang Blink Dagger. Oh, Blink napatay Dagger na si Fata. Sabi sa iyo eh. Si Mind Control lang magbibigay ng F10K sa Blink Dagger niya eh. At etong so, tingnan natin kung anong gagawin ng EG kasi hindi pa naman to. Ano pa naman to eh? Match pa lang naman yung game. Ay, Uzbekistan is Central Asian nation. Ah, Soviet Republic. Tingnan mo, alam na alam din nila eh. Sabi ni JP Bear, multi-browser lang para magka-pera si Kuya Nick. Oo nga guys, kasi kung walang pera si Kuya Nick, wala kami sahod. Kaya multi-window kaya tayo. Tsaka para magka-Christmas bonus kami guys. At let me remind you, we have our Christmas party coming soon. November pa, pero inaano na namin, pinaplan na namin yun. Para sa Lupon! Eto na nga, si Mind Control na naman, Blink Dagger na naman, eto may first down! That will be Tiny na mamamatay from 4-6 down up to 8-6 na ngayon. Dalawang kembot na lang para sa NIP, wala pa yung Echo Slam ha. Oh, maganda yung pinapakita ni ano ni Mind Control, no? 69, that is my favorite number. Isang kembot na lang para sa NIP. Isang kill na lang para sa first 10 kills. Naka-bet ka ata dito. Di si Kuya Nick, iniisip po dito si Kuya Nick eh. Yung kanyang... Naka-bet? Naka-bet ba siya? Nanonood ka yun. Ganyan eh, tahimik lang. Gumagano yung si Kuya Nick kapag ano, pag tahimik. Nagdadasal. Nagdadasal yan siya. Tapos pag nanalo, appear agad. Appear. Bababayan dito. Appear yan. Ganun. You know, grabe naman to si Boy Beats. Computer ko, Focus Fire sa CP ko, Tamago. Pareho naka-on. Full support sa Lupon. Oh, you know? Maraming salamat, Boy Beats. Miss Alec, may iba ka pa bang nilalarong game aside sa PC? Marami. Pero sa ngayon, Dota tsaka yung Ragnarok. Ayun. Okay yung lang Ragnarok yun. Mobile. Okay lang yung marami kang nilalaro ha. Huwag yung mga tao. Feelings ha. Ito na nga. Eh, naku, yung Templar Assassin makakapag- Malapit na ang kanyang Desolator. Sakit man. Ang sakit-sakit. And then pero grabe talaga si RTZ, no? Top net worth pa siya, oh. Top net worth parang pa never pang nangyari na lamang si Ace sa net worth kasi kay RTZ. Kahit nung game 2 na nanalo yung NIP. Oh, totoo. And then si Terror Blade guys. Kaso si Sumail, tingnan mo na naman parang kinakabahan ako dito. Oh, kasi si Sumail nung game 2, nasa bottom siya na net worth ng mga core. Ayan na nga, first 10 kills na ito. Out multicasting ding ding. With the first 10 kills,
magpapatuloy ba tayo ng clash ngayon? Hinahabol nga nila 5-man Dotto on the mid lane for NIP. Searching for Fly, Earthshaker again, cooldown yung kanyang Blink Dagger. Will they go for the Roshan? They don't have the Desolator yet. Ano yung sabi mo? Yung mga ano, yung mga nag-bet sa NIP. Oh, good NIP. Kasi, di ba, syempre, halos lahat ng tao sa, ano yan, sa EG magbe-bet. Yep, dito magkakasikwinik after this game. Di ba, kaya magkakas dalawa. Yes. Fnatic versus VP. Yan po, mga tropa. Yan, best of three din kasi nasa upper bracket pa lang tayo, guys. But it is not yet over even though si Sumail konti lang ang kanya na i-farm. He is still catching up sa farm. And eto nga, naka-first 10 kills man yung NIP. But they have the 1,000 gold advantage. Ayan. So maganda yung ginagawa ng EG dito. Binabantayan nila yung Roshan kasi gantong ano, pwede nang mag-take ng Roshan tong ano eh, tong NIP. So hindi dapat ibigay. Ayaw nilang ibigay ito sa NIP. Oo nga. So EG ngayon, objective for them is to take down the mid tower. Kasi pag nabigyan sila ng space, etong Roshan, mabilis lang ito sa kanila eh. Kasi Morphling, full agility, tapos rekta sa Roshan, mabilis yung bawas. Mas mind control dito. Naku, nabululo tayo ng saglit. Pero si Fly? Si Fly, anyari doon? Napita si Fly. Makuha. Dagger ba si Fly? Oh. Naligaw lang ata si Fly. Naligaw lang siya doon. Position 5 to okay, eh. Okay, position 5. At ayan na nga, pupunta dito yung NIP. Papasok na naman, pero ang ganda ng telekinesis doon ni Crit. Nakapag-echo slam siya at saka Fisher, mamamatay agad yung Rubik. Eto si RTC sa backlines, bibigyan yung dalawang support. Nakapag-vibe ako dito yung Earthshaker at saka yung Rubik. Mabibigyan dito si S4, Saksa. Timelapse out para makaligtas si Sumail. Nakotap in the face, wala na siyang leap. Wow, nag-tilt doon si Sumail. Wow, ngayon ko lang nakita si Sumail na nagkamali. Out of all his games, guys. Oh, at pinapadala na rin yung Desolator ni Kata. Oh, at saka Easy Roshan with the Ace on that Metamorphosis Arteezy. Meron siyang binabalak ko ditong masama. Makukuha ba yung Roshan? Does he have the guts? And guts, no glory. But ngayon, walang glory para sa side ng EG because walang mangyayari na Ace Steal para sa kanila. Grabe si Fata, no? Oh, at saka tingnan mo, nakapag-build na rin dito yung Weaver ng Spirit Vessel. Kasi any conversion from Arteezy, hindi na babalik yung buhay niya. Oo. Tsaka, ayan nga, pinapakitaan ni Fata. Kasi, di ba, siya yung offlaner talaga dito ng NIP. So, pinapakita niya, palag-palag siya kay ano. Kay, ano ba yan? Sumail. Di ba, parang ganyan, King of Mid Lane daw, ganon. King of Mid Lane. Yung Sumail ka pala. Yun na. Nako po yung NIP dito. Grabe. Pero they have the age's advantage. Still 1,000 lang yung kalamangan because Arteezy is keeping up with his network. Grabe, grabe din to si Arteezy eh. Pero kasi mahirap pag siya lang mag-isa. Siyempre dapat may items din tong teammates niya eh. Nako, secret makakasibat pa dito. At eto nga pala yung bracket natin. For your information guys, sa mga nanonood ngayon, that is the bracket Secret and LGD yung maglalaban. And ayun ah. Ano partners? Ayun. So, ang mananalo dito, kakalabanin ng mananalo sa VP Fnatic para sa upper bracket natin. Yan yung next match, VP and Fnatic. Oo. So, huwag kayong mawawala guys pagtapos itong game na ito. Huwag kayong mawawala, pero mukhang mawawala ho dito si Mind Control. Eto si Sumail with the double star storm, pero buhay pa si Mind Control! Muntikan pa siya makapag-echo slam. May echo slam siya available eh, pero walang follow-up. Hindi siya makakapag-echo slam doon. Ayun na nga po mga tropa, BKB for Arteezy to counter the Spirit Vessel para dito kay Saksa. Eh, hinahabol nila si Fly. Burst down. Pak! 2, 3. Mga 4-hit. 4-hit, 4-fata yung Tiny dito na makunat. At Boy Beats, hello po sa inyo. Shoutout from Lawag City, Provincial Capital. Nanonood ako kahit my work... split screen lang daw, sabi ni Cholo Wolf. Ito na yung... So, pwede nang ano, sunod dito ng Weaver, pwede na siyang mag-aga names, pero mukhang hindi na nga kailangan eh, no? Oo, hindi na kinakailangan din eh. But he's not yet going for the aga names. Kasi wala hindi pa siya na oh, hindi pa na quick buy. Ay, quick buy ba yun? Q item. Basta Q. Yun na yun. Yun na. Si Sasa, nakita dito si S4. Item check tayo as the game progresses. Mirana, Mjolnir. And then, Morphling, BKB, Dragonlance, and going for the Skadi.
Tiny guys, walang Blink Dagger, Underlord, Solar Crest, and Crimson Guard. Maganda yung build dito ni S4. Rubik will aim for the Blink Dagger. Uy, na-deny. Pero si S4 makikita at Overlord out. Si Sumail, gusto makaisa. Pero, masasama ba? Hindi niya siya sinama. Nakapag-sunder eh. Uy, one more hit na, kitlatan. At damay na rin ata dito si PPD. Calculated for Sumail. Eto na, TA Fata 1. Ayun lang. 3 hit na. Eh, wala ba siya, wala na siyang leap? Sayang naman. Uy, ineko slam. Artizi, no conversion for you today. Ayun lang, ilan HP nun? Artizi, maboy. Maboy. 900 HP. Kaya ineko slam agad. Ay, hindi. Rubik yun eh. 1-4 HP. Hindi na siya nakapagkano, BKB. And too bad for Artizi. Hello, Dotty. Uy, yun know, salamat sa saging-saging. Uy, oo nga, no? Oh, tagal-tagal at yan. At meron pang ano. Ano ba yun? Yung isa, hindi siya saging. Ayun, love ano letter. Love letter daw. Love letter para kay Shan. Ay! Ako po, eto si Fata. Makakapag-BKB na ho siya dito. At meron pa siyang makukuha doon na invisibility. Grabe si mind control, oh. Pang micro yung build dito ni Mind Control. Hindi siya yung Aghanim's mga Shadowblade, ganun. Ganun. May BKB na siya. Nakapalag-palag. Ayun no, sabi ni Casas Harry, padalan ko rin si Alec literal. Yan no. Yun no. Laba tayo dyan. Mga ano natin dyan. Mga beb natin. Ayun, na-beb na ni siya, no? Starbucks. Joke lang. Saksa, hinahabol si Crit. Meron siyang detection. Kahit merong sukushi, habol-habulan. Habulin mo ako. Pinatay si Artizi. Pinatay si Artizi na naman. Pero si Crit dito, mabibigyan din. Saks. Grabe, mukhang delikado yung EG dito, ah. Si Kuya Nick. Saksa, wicked sick for Weaver. Si Jama. Papasok pa si Mind Control. Tingnan mo yung Weaver. Ayan, mag-aganim scepter na siya. Pero siya nga 2,300 na ngayon. Yung Weaver talaga ngayon, walang boots eh, no? Ayun, oh, apat lang kami dito, boss. Boss, Casas Harry. Keth Loyola, nadidistract daw siya sa'yo, Alec. Nadidistract mo. Bakit? Yun, oh, sabi niya dito. Ba't ka nadidistract? Sige, hindi na ako magkakas. Charot. Ingat kayo. At eto na nga mga sir, 1019 and NIP with the 7,000 gold lead. Nako. May ngingiti-ngiti naman yun. Malalaman natin yan pag mabasik ko yun mamaya. Kasi kayo next magkakas. Na kayo mag-next magkakas eh. Pag ngingiti-ngiti, tapos aapir-apir yun. Yan na yun. Alam na. Sumail guys. Ganda sana na pinakita ni Sumail kasi napatay niya si Ace. Uy, sino yun? Naka-hex? Uy! Tatama ng araw. And, there goes the Sumail. Underlord with the Overlord out. And no, ito cancel! Pero hindi ka nito. Ay, hindi pala hex. Sobrang labo na talaga ng mata ko. Mjolnir pala. Oh, Mjolnir. Eh, muntikan pa siyang mapatay kung na-ecos lang yun. Mirana? Ah, nandyan si A. Saan siya? Anong pangalan ni A, yung Mirana? Uy, multicast! Ding! Triple times! Mind control na naman. Fisher counter para dito kay Artizi. Yeah. Si Saksa, humahabol. Ah, si AJ, cute. Siya pala yun. Sabi dito ni Jay Baby, ano name ni ate girl? Ang pangalan ko po ay Alec. Makikita mo yung name ng casters. Every upper cast. Dito. Ayan, dito. Sa upper right. Yan o. Ay, di. Mali. Dito. Yan o. Ayun. Ayan, so, 15. Ayan, lamang na si Fata sa network. Nalamang na rin si Artizi. Nako, manghagas-gas na yung mga balat. Sa mga nagtatanong anong rank ko, Ancient 4 po. Wala akong time masyado mag-solo MMR. Parang sa kanya, wala ka na rin time. Charot! Ayun na. Pero ngayon, NIP there. Ay, si ano pala to eh. Yung nanonood ata to kay Riz sa Tamago. Si AJ Cute. Ata. Hindi ko sure. Basta,
Shout out sa'yo. Hindi, wala akong ginagawa kasi 'di ba dito naman yung ano? Ay dito ba 'yan? Hindi ko hindi ang layo no, ang layo ng ating ano ng pangalan no. Eh na eto na nga ha, yung Templar Assassin guys will go for the Orchid. He could buy out the Orchid of Malevolence. Magbo-blood turn siya after. Si Grabe si Kuya Nick no? Mm. Kuya Nick, where are you Kuya Nick? Kuya Nick. At nako po. Eto na yung second Roshan, malapit nang mabubuhay. Kaya nga yung NIP. At may DD pa nga. Oh, NIP dito, naka, ano lang sila, nakatambay lang sila sa Riverside. Wala pa sila sagot. Mind control. Efficient na efficient. Hindi siya bumibitaw ng anumang Echo Slam kung gusto niya na makapag-kill. Yung Echo Slam na binibitaw niya every clash. Yan nga, si Fata on the mid lane. With the Refraction and the BKB available. And si PPD ho dito. Dito lang din yung Ogre Magi. What is the item for PPD? Makunat si PPD eh. May Infused Raindrops. And the 1,400, 600 HP. Uy! Grabe naman si Ace! Eto na si Ace! Nakayos sa pa! Dito sa baka ng Rubik, si Fly mamamatay pa. May Crimson Guard, but he will die anyway. Tiny will fall down. PPD is out in the clash. Sumail in the frontline. Mabibigyan yung Mirana. Double kill pa kay Saxa. That is a very grabe yun, nice support one. Yun. Support with the godlike guys. Triple kill, muntikan pa. Hindi pa makakaligtas doon si at S4. Malapit na rin ata. Malapit na ba yung Roche? Yan na, mabubuhay nila. Mabubuhay na yung Roshan dyan. Pero NIP going for the push. Manta style is available. Oh, what? Tagal. Ba't wala nakalagay? Naging shy si Roshan, no? No, wala nakalagay kung anong oras na. Oo, oh, ipupush na nga anyway. Meron pa silang double damage. Desolator pa to. Pipilitin nila yung Viper. Grabe si Kuya Nick! Uh-huh. Amaya, pupunta yan dito tapos natawa na yan. Nako, TNC, makakalaban siguro nila yung EG. Ayan na nga yung Roshan. Pangalawang Roshan na to, ha. They have this cheese and ages na ngayon na makukuha nila kung walang co-contest. Ayan o, kung makikita niyo yung caster's prediction, ayan, si Kuya Nick lang, guys, yung nag-NIP. Lahat kami dito EG. Grabe yung caster prediction dito. At saka, tingin mo naman, ha. For NIP, wala pang Echo Slam na naibitaw doon sa ano na yun. Sa clash na yon, grabe si Mike Control, makatansya ng kanyang mga skill. When he doesn't want to go for the Echo, he doesn't want anyway kasi lamang sila. Pero RTZ on the front lines with Sumail, EG going for the smoke play. Uy, no, and si Ace, nakita na nga ni Ace. May BKB pa available para sa Terrorblade. And first time in the history of this game, lalamang na si Fata sa net worth. Kanina it was RTZ, pero si S4, nakita ko dito na swarm pa. May minus armor pa yon. S4 is down. Killing spree for Fata. Minus 1 na naman sa side ng EG. And does he have the buyback? Yes, may buyback ko si S4 na pwede niyang gamitin. Iikot lang sila. Oo nga, kagaya na sabi dito ni Dylan, laki ng impact ni Mind Control. Mind Control is doing it. Pero TI, kahit di naman si, chat. Ano eh, si Saxa, no? Oo. Oh. Ayan na nga. Ha? Ha? Yung yes na daw. Ha? Huh? And so, ang napansin ko kasi sa EG, pag hindi na-dominate ni Sumail yung lane niya, early game, oh. Wala yan, eh. Yan yung weakness nila. Wala na siyang, hindi siya nakakabawi eh. We lost boys, parang gaganit na naman si RTZ dito eh. Pag gano'n sila, pag nasa alanganin na eh. Naku po, this is a major tournament. And I was rooting out for EG because they had a very wonderful group stage. Ang ganda na pinakita nila ngayon. But then for NIP coming in from another group, pinakita nila na mas maganda yung kanilang chemistry. Oo, at saka imagine mo, etong si Pata, offlane talaga siya ng NIP, pero wala kasi si 33 ang nag-stand in si Mind Control. Oh, ang alam ko nung una, si Mind Control ata nag-mid ata. Basta nag-ano siya, hindi siya offlane, no? Nagpalit-palit sila. So ngayon, yan, mid nila si Pata dahil lang po wala si 33. You know, yung net worth dito, 6,000 advantage for Fata. Fata. Our prodigy of this Templar Assassin. Oh, this, you second know? Game! Naku, si Mind Control, nakita si RTZ, may BKB pa.
Ayan na nga yung Moonlight Shadow. Gusto yung i-burst down. Gagamitin ba yung BKB? They had the detection. Multicast. In-echos lang na. BKB for DC. Kakailanganin ba? BKB teleport BKB out. BKB TP out lang. Finally, yung echo slam na kanina yung inaantay. Nag-fail pa dito kay Mind Control. But anyway, it was also a BKB. Forced BKB for Morphling. So not bad pa rin. And the odds, guys, about this game. Times 5 kung mananalo ang NIP. Yun, no? Biruin mo yung tataya ka na. Nakabet ata si Kuya Nick dito, no? Tataya ka ng isang arcana. Lima ang babalik sa'yo. Tataya ka ng dalawa, 10. Pero eto na naman si Mind Control. And, uy, yun lang. Ganda na ng ano. Scepter. Saksa? Akala ko ano na, si Saksa. Sobra pa sa Beyond Godlike. And eto yung Weaver. Does he have the Aghanim Scepter? Yes, he has the Aghanims. Wala pang second Roshan. Kaya tingin ko ano na talaga to. NIP na. Okay. Kasi wala din silang panghuli masyado dito sa Weaver. Hindi kasi hindi kagaya ng ano eh. Ang mangyayari kasi, ang mangyayari dyan, i-reverse nila. Pipili sila kung sino i-reverse nila. Si Weaver or si Terrorblade. Pag may binner silang isa, wala si... Oh, si Mind Control na naman. Pero talaga ginis, BKB, maipapapod dito ni Fata. Si S4, konti na lang buhay. May fusion na naibitaw. Namatay na nga si S4. That is Underlord who is down for 1 minute. The clash, the push will continue dito for NIP. At pupunta pwede na nga siya mag-buyback ka. Si Crit nakakuha ng refraction. Pero si Fata on the front lines with the Aegis of the Immortality. Buyback for S4. Re-reset yung NIP. Yung kanilang metamorphosis... Matagal pa, they could do this, they could still push out yung tower dito na one hit na lang. Arteezy, gagayahin yung Earthshaker, and then si Mind Control, does he have the Echo Slam? Echo Slam, 2 seconds, will he go for the dunk? Mind Control, nag-iingat ho dito, meron na stun, meron muna Shadow, and there goes Mind Control, pinasok na nga, buyback for Rubik, ahatra si Mind Control, 4 staff out. Pata, walang pakialam mo dito, wala pang BKB na naigamit. Pero wala yung kanila, ng metamorphosis. Pero yung metamorphosis, mawawala na rin. And then, NIP, babak ko sila doon. Open na yung shrine, they could go for the objective. Dalawang shrine kukunin ho nila to maximize their gold advantage, which is 19,000 gold advantage. Grabe naman. Hindi man lang naibitaw yung Echo Slam sa laban na yon. Pero eto, sneaky move for EG. Si PPD lang yung pinakamalapit na target dito. Malapit lang yung Templar. Do they have the vision? And si Mind Control, nandito lang din, nakaapatay na sa gilid. Sabi dito ni Amiel Casero, yan yung sinasabi nila Boss Pax kanina. Kahit di pa ganun yung chemistry, pero experience bawat player solid na. Solid. Si Fatay, legendary player eh. Pero si PPD, mapapapo yung smoke. Nakita ko si Fly. Ding-ding-ding. Ito yung arrow. Hindi magkoconnect ko dyan. Pero bawasan yung tiny. Ineko sa pinta sa likod. Rubik dyan. Makakahabol ba? Walang hindi niya makukuha. Palo. Pero si Earthshaker, mabibigyan. Arteezy with the BKP. Tiny then is out sa laban. Arteezy gustong pumalag. At ayun na nga, yung multicast. Si Mind Control, mamamatay. PPD na silence nga. At mabibigyan yung morphing dyan. Si S4, makakasibat. But then a 1-for-2 ang magiging trade ho dito sa NIP in their favor. At makakapag-scuddy pa dito yung Terror Blade. Grabe din kasi yung si Fata kasi isa siya sa mga legendary player talaga from Dota 1 hanggang sa Dota 2. At sobrang ano niya na eh, sobrang experience. At saka isang ano din kasi si PPD matagal niyang nakampi tong EG. So, kahit paano alam niya yung playstyle ng EG. At ayun na nga. Top lane, ipupusha nga nila. They still have the Aegis ata for Templar. Ay, wala na. Pero Templar ngayon has the Bloodthorn. Ang sakit ng Bloodthorn dito kaya hindi tumagal si ERTZ. And then hindi natin napansin yung Mirana sa flash ngayon. Parang walang effect si Sumail. Oo nga, hindi nga ramdam si Sumail eh. Hindi rin kasi siya lamang nung early to mid game na kagaya nga nung sabi ko, pag hindi na dominate ni Sumail yung ano niya, yung lane niya, hindi na siya ramdam. Siguro depende lang sa, ito kasi yung hero niya eh, di ba? Yung mga storm siya, no? Ang hirap kasi for Mirana kasi kailangan ng Mirana mga tatlong item, tatlo to four item bago siya tuluyang magiging
yung presence niya sa game. Oo. Maano siya mapapansin. Para pero, maramdaman yung impact ng Mirana. Pero ngayon, yung impact ng Mirana, he has the Mjolnir at saka BKB. He needs two more items at least. Pero nako, may Moonlight Shadow, mapapapo yung smoke, magpapakita o si Fly, toss out for PPD. Pero na, burst out na God, si Crit. Na critical siya doon, yung pangalan niya. Bumalik sa kanya. Tinos sa kampi niya. Uy, merong na-arrow. Para lang protektahan. And then si Sax, they still have the time-lapse for Weaver, ha? Kung sino man ang marirekta ng EG. Sulit na sulit dito yung combination ng NIP. Tinamad daw bigla si Sumail. Naubos yung lahas niya nung first game. Pupush na nga dito yung NIP. Yes, magkakasok kami ng VP and Fnatic after this game. Yes, after this game. Si Kuya ni Kuya at saka si Alec. And ako sa Focus Fire. Eto na nga yung push sa Facebook. Huwag ko magkakast. Pata, Bloodthorn, dito si S4, madi-disintegrate ba? Si S4, mabubuhay pa. Pero yung tower, bawas lang for 50% HP. This is still holding on. Firestorm para lang makadepensa on the top lane. And then yung NIP, aatras na naman. At aantayin naman nila ng dalawang minuto itong metamorphosis na nakapagpunan. Sa mga nagtatanong guys, TNC versus Alliance, bukas yan ng 10 a.m. Kaya gumising kayo na maaga. Panina, 10 a.m. nang ako natulog eh. Mga 9 a.m. Nagising ng 11. And CRTZ, check the item of the Morphling na siya yung nakakapalag. May Sky, may Eye of Skadi na nga CRTZ. Then we'll go for the Manta style, late Manta style. Si Ace, Skadi, Cheese, and then magba-butterfly na rin. Halos pareha sila ng Morphling. Etong Templar Assassin. Yung Templar yung ano, sobrang daming item. In MKB, full slotted Templar Assassin. Kulang na lang siya ng, tingin ko, etong Power Threads, pwede niyang i-butterfly to eh. Or Skadi, or ano ba. Or pwede siyang makapag-ano pa, makapag-pakunat kung gugustin. Nullifier! Oh, mga nullifier. Pwede siya mag-nullifier. And si Saksa, guys, mag-ano siya, mag-saksa si Aeodis. Pero hindi na nga siya nababawasan. Oo nga eh. Siguro mas maganda to, Blink Dagger at saka Aether Lens. Pwede na rin nga siya mag-damage item eh. S4, Lotus Orb, Solar Crest, at saka Crystal. Ay, grabe, sabi dito ni JP Bear. Sipag mag-cast ng dalawa habang yung iba sa lupo naghahanda na pumunta ng KL. Ayun lang. Ganun talaga, guys. Mas malaki yung blessing sa amin eh. Kaya hindi, kampante din kami dito ni Alec eh. Kasi, di ba, may mas malaki yung maging kapalit niyan soon. Okay lang yan. Pag may nawala, extra may papalit na mas malaki. Charot! Pero eto na nga, 1231, 26,000 for NIP na kanilang net worth dito. At hindi pa nila naku-close out yung game. Still, EG has the comeback potential na pwede pang mangyayari dito sa ating laban. Hindi pa to tapos, guys. RTZ, sino nung level 25? Level 25 na yung Templar Assassin. Refraction charges ba to? Ayan, plus 4 refraction charges. Ayan na nga yung clash. Nakita na nga nila yung Morphling, tinamaan pa ng Swarm at saka Fissure for mind control. Meron silang detection. Ineko slam agad, pero crit with the response. Ayun po si mind control, pinabalik with the time lapse. PPD, 4 stop out. Magre-reset naman yung laban. And then wala ng BKP. Pero eto yung Tiny, nirekta na nga ni Fata. Mamamatay agad yung Tiny. S4, Uber Lord out. Yung Scepter gagamitin, mababastan pa, bumuntikan pa. Pero yun yung clash down ng NIP, mananalo na naman sila. They can capitalize yung kanilang Terror Blade na push dito. They still have the Metamorphosis available. And ang yaman ng Templar Assassin. Magbo-boots of travel siya ngayon. 7,000. So, 27K. Tama, 27K. Labo na naman ito. Ayun, 27K gold lead para sa NIP. Tsaka, ano din kasi pansin ko, kahit maraming item to si RTZ, wala siyang masyadong damage. Oo nga. Parang hindi mo ramdam eh. Hindi kasi siya nakaka-free hit eh, kasi nirerekta agad siya ng Echo Slam eh. Eh, doon sila nagpa-panic button agad yung EG. Ay, pangatlong Roshan to, pero EG ngayon with the engagement and si PPD nakapag-cheese, nakapag-stun. Si RTZ nalusaw agad. He is down. He is out for 75 seconds.
Will he go for the buyback? Kasi si S4 makukot na naman dito. Wala silang metamorphosis. Sumail, free hit. Sumail, si Nunderford. Reflection gagamitin. Si Pata going in. Sumail with the BKB. Sumail makakalitas pa. Si S4 na lang naiwan. With the Crimson Guard Lotus Orb that chase down on the backline. Si Fly ang uunahin nila. Si Mind Control with the Fissure Block. Chasing down four heroes will fall down sa side ng EG. Buyback for Underlord. Kinakailangan nilang dumepensa. Buyback for Mirana. They still have the buyback for Arteezy. NIP forcing out everyone to buyback. Full team wipe buyback na huyon mga tropa. Triple buyback na commit na nga dito. Open na yung mid lane. Ayan na nga yung push. Quadruple buyback, ladies and gentlemen. At makukuha na nga dito ng NIP yung range barracks on the mid lane. Yan ang pang burst down. Reflection gagamitin. Ang bango nga nang nabili dito. Pero Sander na naman kay S4. Si S4 konti na buhay. Ikekos na mga backlines. Nawala na agad yung tiny dieback huyan. Bailout. Kinakailangan na ho nila makapag-reset. Merong reflection. Merong BKB. Merong si RTZ. Merong free hito dito. Aatras na lang yung NIP. PPD searching for the stun. And then, ang ganda ng gulat ng Echo Slam ni Mind Control sa laban. Grabe yun. Si Mind Control, bayad na bayad. Mm. Yung mga kanina din, nakatakas na si Sumail. Hinabol niya, napatay pa. So, knowing na walang buyback yung EG, knowing na wala silang tiny dito, they will take down the third Roshan. Mind Control with the Heart of Tarrasque, getting off the cheese and the Refresher Shard. Ahantayin na lang nila ng isang minuto para makakapag-double Echo Slam to. Will they go for the all-in Refresher Shard agad? Ahantayin pa ba nila yung Echo Slam? Or magka-clash na agad sila? Terrorblade, nasa kanya ba yung Aegis? Wala, nasa Templar pa rin yung Aegis ngayon. Inisintabi na yung Power Threads. Tsaka meron siyang Aegis ngayon na nasa kanya. Tahimik po tayong lahat. NIP has done the impossible. Yung underdog na team ngayon, sila yung malapit ng manalo dito sa ating upper bracket. EG, kinakailangan ng himala bago sila makabawiw dito. Mind Control pa din, liquid yan, kaya iba talaga ang impact nyan, sabi dito ni Tonton06. Mm-hmm. Wala si Sumail, na ubos na. Yun nga eh. Uy, dalawang underlord. Pero eto ah. 39,000 net worth. May nanalo ng ganun eh. Hindi ako magme-mention. May nanalo ng ganun na yung deficit nila eh. Hindi ko lang i-mention pero masakit yun sa puso eh. Earthshaker, Echo Slam available. 2 Echo Slam guys ang inaantay natin ngayon. EG. Preparing for the storm to come. Si RTZ ginahin na lang yung underlord dito. No, para dalawang firestorm eh. Pang-def sila. Oh, no? Pang-def nila. Dalawang firestorm. Ang yaman ng Templar, meron siyang 8,500 gold. Pwede nga siyang rumekta dito ng ng divide kung gugustuhin niya. Meron na nga siyang meron na nga siyang moon shard na consume na and he still has this almost 10,000 gold nasa kanyang bulsa. Si Ace, fresh butterfly agad. Ayan na yung inaantay sa courier. Paparating na ho yung butterfly. Si Mind Control, ito nga sa bottom lane. 43k gold bit na at si Kuya Nick mukhang tuwa-tuwa na dun sa taas. Teleport na dito si S4. Arteezy also defending on the mid lane. Pata. Go in na ba? Kinakailangan nila ng engagement. Ace with a 300 range sa kanyang Terrorblade level 25 skill. Uunahin yung melee barracks. Merong Pit of Malice. Meron ho tayong fortifications. Meron pang Moonlight Shadow. But then walang makakapigil sa akin. Ayan si Ace, magre-reset to sa timelapse. Ang timelapse dito ng Weaver ha, babalik yan for 10 seconds ulit. Easy, slowly but surely sa side ng NIP. They will take down, papasok na nga si Pata. Bursting down, Echo Slam sa tatlo! Pwede po makapag-Echo Slam ng isang beses pa because eto si Mind Control has the Refresher Shard available pa ngayon. Cheese gagamitin niya kasi ayun yung timelapse, hindi na kinakailangan ng Cheese. Nawala na nga dito and GG will be called. The full team wipe from NIP will enable them to proceed sa ating upper bracket finals and EG will go down in the lower bracket. NIP with the victory times 5 is real, mga sir. Sakit naman nun. Grabe, bayad na bayad yung Echo Slam. Sabi, Mind Control.
saludo ako kay Mind Control. Saludo din ako kay PPD sa kanyang drafting. And then for Saxa, doing the Weaver, doing the place. Godlike for Weaver. Ilang kills ng Weaver? No? No, hindi na, hindi naman lang namatay. 10-0 for Weaver, guys, and 20 assists for Saxa. Yun na nga, hindi man lang makapatay yung EG. Kasi time-lapse lang sapat na. Hindi na nga ginamit ni Mind Control yung chase niya sa, from the last clash. Hindi na nga pa siya nakapag double echo slam eh. Kasi sobrang taba na rin ni Ace and ni Fata. So that will be NIP na mag-proceed po sa ating upper bracket. Upper bracket. Well, itong EG naman, maglo-lower bracket sila. So eto na nga pala guys yung aming Facebook page. Ayan, Facebook namin nandito. Check nyo lang po mga sir. And don't forget to follow and subscribe sa aming YouTube channel, which is Lupon WXC for the replays and Team Sherwin para ho sa aming mga kalokohan, mga vlogs, and Sir Mike plays. And up next nga pala, Alec, ano nga pala yung up next na ikakasyo ni Quinic? Fnatic versus VP. Ayan. Best of 3 din yan. Pagkatapos lang nito, siguro may short break, no? Oh, may short break lang ho tayo. At tuloy-tuloy ho yung ating ligaya lahat dito. Maganda yung mga matches na susunod-sunod. And kita-kits din ho sa Facebook, guys. Sa mga gustong Facebook dyan manood. Magkakaso ako later on from Focus Fire. And yun na nga, guys. Next match, maganda pa rin ikakasi ni Quinic and then ni Miss Alec dito na kasama ko. And then, yun. Huwag ho kayong kukurap, guys. Ang next game for Project Lupon WXC, magbabalik lang ho kami. Looking for the target. The Sheev is gone. Will find the kill and CCNC will stun himself.